It's CJ and welcome back to my channel. If you're new here and if you're into psychology, life growth, and fur parenting, please hit that subscribe button and turn on that notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Sa previous video ko guys, sinabi ko na sobrang effective ng enzymatic cleaner sa paglinis ng pee and poo ng ating mga puppies. Yung mga bleach, detergent, and disinfectant pala guys na ginagamit natin commonly na nabibili sa mga supermarket, ammonia-based po yan and mas nakaka-trigger siya ng pag-pee and pag-poo ng dogs natin. Unlike po itong enzymatic cleaner, talagang tinatanggal niya yung mark dun sa spot na inihian and pinaglabasan ng sama ng loob ng ating mga puppies. So guys, in short, sobrang power cleaner ito. Pero guys, let's face it, medyo may price ang mga enzymatic cleaners, lalo na yung mga branded na makikita natin sa Ace Hardware, sa online shopping. So, gagastos ka ng mga 300 to 500 pesos para sa enzymatic cleaner. In this video, I will share with you my DIY enzymatic cleaner na sobrang naging effective sa potty training ng aso ko. And guys, hindi lang to sa potty training effective. Effective din siya sa pagtanggal ng stain and pagtanggal ng baho ng aso. Alam niyo yung amoy ng aso sa bahay. Sobrang appreciated ko tong DIY na to kasi hindi talaga ako gumastos ng malaki for this. And sa bottle na to, sobrang haba ko na siyang ginagamit. Umaabot siya sa akin ng 1 week. Umaabot to sa akin ng almost 1 week. Kaya guys, sobrang sulit, sobrang tipid. Ito talagang video na ito ay para sa mga fur parents na kagaya ko na naghahanap talaga ng budget-friendly and affordable na mga bagay-bagay. Pero sobrang beneficial. Okay, so guys, ready na ba kayong malaman kung ano yung mga ingredients na sobrang simple lang, guys? Okay, let's do this. Welcome to our science experiment. Char. Okay, yan. Ilagay natin yung 1 cup vinegar. Dapat white yung vinegar na gagamitin natin. And then yan, lagay natin sa spray bottle ng dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Oh, dahan-dahan lang. Yan, ngayon naman, 1 cup of water. Then ilagay ulit natin siya sa spray bottle. Dahan-dahan lang ulit. Guys, actually, pwede kayong gumamit ng embutido. Embutido? Embudo at saka funnel. Yun, wala lang kami, guys. Ngayon naman, 2 tablespoons baking soda. Guys, ingat lang kayo kasi bubula talaga to pag linagay natin. Because of the chemical reactions. Yes! Yan. Okay, so ang gawin nyo lang guys para hindi siya umapaw, takluban nyo yung pinaka opening ng bottle kapag naglagay kayo nitong baking soda. Yan. Pwedeng vinegar and water lang. Pwede rin naman na baking soda and water lang. Kayo talaga ang may choice nun. Pero kung bet nyo rin, gamitin nyo na parehas para dual benefits tayo. Yan, tas ngayon, shake, shake, shake! And then, okay na guys. Here are the mixtures na pwede nyong gawin. Although, hindi ko po i-recommend yung mixture number 4. Because of the citrus fruit. Yung iba guys, hinahaluan ng citrus ng calamansi or lemon. Pero ako kasi guys, ayokong gamitin yun. Kasi nga si Sam as a golden retriever, sobrang madila siya sa paligid. And curious siya masyado. May nabasa kasi akong article na yung mga citrus daw, lalo na yung calamansi, hindi daw siya maganda for our dogs. Masama daw siya for the health of our dogs. Kaya
iwasan daw natin na maka-intake ang dogs natin ng calamansi or citrus. So guys, yung paggamit nitong DIY enzymatic cleaner, sobrang simple lang niya. I-mop mo muna or ipa-absorb mo muna sa ibang rag yung pee ng aso. Or kapag nagpoo yung aso sa part na yon, i-wipe mo muna ng rag or mop. Tapos after nun, saka mo siya gamitan nitong DIY enzymatic cleaner. After 5 minutes guys, yun, pwede mo na siyang i-wipe ng malinis na basahan. And guys, I assure you, nung unang-unang gamit ko dito, na wala talaga yung amoy ng panghe and yung baho ng poop ni Sam. Kaya I'm really sharing this to you guys and I'm hoping na mag-work din sa inyo. Baka yung iba sa inyo guys nagtatanong kung mabaho ba itong mixture na to kasi nga may vinegar. Sa experience ko, hindi umaamoy yung vinegar kasi nakadilute siya sa water and may baking soda naman. Diba yung baking soda, nag-neutralize siya ng odor. So, ang ending nito, hindi siya maasim. Hindi siya maasim amuyin. Pero yung iba guys, gumagamit pa rin sila after nung enzymatic cleaner ng mga disinfectant, yung mga Domex, Sonrox, ganyan. Meron din gumagamit ng fabric conditioner para lang matalo daw yung amoy. Ito pa, I've tested this DIY safe for my dog. Pero disclaimer lang po, kailangan pa rin natin ng iba yung pag-iingat. As much as possible, kapag linilinis nyo yung poo or pee niya using this DIY enzymatic cleaner, huwag nyo muna palapitin yung puppy nyo para walang tendency na madilaan nila itong mixture na to. Maganda na guys yung nag-iingat tayo sa paligid ng aso natin. So guys, that's it for our video. Please comment down below kung naging effective din ba sa inyo itong DIY enzymatic cleaners natin and kung meron pa kayong ibang tips na pwedeng ma-share. Thank you again for watching. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up. And if you're not yet subscribed to my channel, please do hit that subscribe button and turn on that notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos.